Hello everyone! Welcome back to our channel. Today, I will be sharing you guys kung paano namin ino-organize and inaayos yung mga shoes namin. Lahat kami ng mga bata. Except kay Daddy Mon, kasi yung shoes ni Daddy Mon is nasa taas, nasa room niya. May sarili siyang room where he puts all of his things, even damit, and yung mga shoes niya. On my experience kasi guys, I love sneakers. Hindi mahirap mag-maintain ng sneakers. Basta, alam niyo ba na, ginagawa ko lang pag halimbawa nasa labas kami tapos sa dumihan, especially pag puti, may nakaready lang kami na baby wipes. Pinupunasan ko na kagad. Hindi ko na pinatatagal yung dumi para hindi dumikit masyado dun sa rubber shoes or sa sneakers nyo pagka tumagal. Di ba pag tumatagal yung mga dumi dun sa rubber shoes, ang hirap na tanggalin. So, kapag halimbawa natalsikan siya or nadumihan ng konti, pinupunasan ko na kagad ng baby wipes. And I try to use it alternately kasi nga marami akong sapatos. So, kasi pag hindi daw ginagamit yung sapatos, mas lalo nasisira yung dikit ng shoes dun sa sole, dun sa rubber niya. So, dapat daw talaga ang mga rubber shoes ginagamit. Actually, lahat naman ng sapatos kailangan ginagamit mo. Pero kung mahilig talaga kayo sa sapatos, yung paano nyo iingatan, it depends on your lifestyle. Kasi ako, yun nga, ang ginagawa ko, nililinis ko na kagad. Or kapag talagang maruming-marumi na siya, if I have time, talagang nilalaban ko na siya. Tapos, sabay-sabay yun para pag nagamit ko, malinis na lahat. Ang ginagawa naman ng husband ko, halimbawa pag uwi namin galing sa labas, bago niya i-store sa lalagyan ulit yung sapatos niya, ang ginagawa niya, bini-baby wipes niya din, pinupunasan niya na muna, pati yung magsa-start siya sa taas, papunta sa ilalim. So, lilinisin niya muna yung taas, and then doon naman sa ilalim ng sapatos, para pag ipinasok niya doon sa lalagyan, malinis na. So, ito guys, ipakita ko muna sa inyo yung madalas na ginagamit kong shoes. Ayan, ito muna ha. Para lahat yan, mga rubber shoes and sneakers. So, this one is my Stan Smith na red tag yung likod. Ayan. Lahat ng nakalabas dito sa top, yan yung madalas kong ginagamit na shoes. Ayan, tapos, this is limited edition na Stan Smith din. Ayan. Hindi ko alam kung ano to eh, pero limited edition siya eh, yung may eyes. Tapos parang merong print, doodle something, ayan. Tapos, ito din, yung Nike ko na Cortez na white din, na may red stripe. Ayan. Ito yung mga pang everyday ko. Tapos ito, madalas, itong Adidas niyo yata to eh. Adidas pala, Adidas. Is, ito yung pamalengke ko. Ayan. Ito yung pinamamalengke kong rubber shoes. Kasi, lately nahihilig ako sa white. Kaya, ayan. Tapos, next, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na mas maganda siyang lalagyan. Kasi, hindi katulad nito na, ayan, tatanggalin mo pa yung takip. But then, makikita mo naman kagad kung ano yung laman. But ito kasi, kita mo na talaga. So, hindi mo na kailangan lagyan ng label. Tapos, this one is my limited edition na camouflage na, ano nga ba to? Superstar. Ayan. Limited edition na Superstar. Ayan, guys. Binili ng daddy sa States. In order ko. Tapos, si daddy yung bumili. Ayan, pinadala niya dito. Ayan. Camouflage na Superstar. So, Adidas din. Ito, ayan. Para siyang, ayan, guys. Ayan. Rubber shoe siya. Masarap siya sa paa. So, pagka, limbawa, nag-out of town or alam kong marami kaming lakarin. Ayan. Sinusuot ko yan. Adidas din. Medyo natutuwa kami sa Adidas lately. And then this one, yung Stan Smith na limited edition na gum sole, yung gum sole niya. Tapos kulay yellow, naka-gum sole siya tapos yellow. Stan Smith din to, guys. In order ko din to sa States tapos si Daddy ang bumili. Din pinadala niya lang dito. Ayan oh, leather siya, guys. Leather. Tapos, this one also is a limited edition na Stan Smith din. This one is knitted. Knitted. Ayan, knitted siya. Tapos, kulay cream. Ayan. Tapos, this is my very old Nike na Air Max. Ayan. Pag nagta-travel din, ito madalas din ginagamit ito. Kasi masarap siya sa paa.
Ayan, kulay puti din. Then, parang yellow-green yung sole niya, yung goma. And then, last, hindi pala last. Ito yung Cortez ko ulit na Nike din, but color brown. And then, black and stripe. So, dalawa yung Cortez ko, guys. Ayan yung isa. Ito yung isa. Ayan. Mas madalas ito ginagamit ko, yung puti. Pero ito kasi medyo hindi siya masyadong common na color ng Cortez. So, that's why I bought it. Sinusuot ko naman din siya pag nakakaki ako na pants. Ayan. Tsaka na, or naka-black na shirt. Ayan. Kasi black itong, ano, yung print niya. So, ayan. Tapos yun sa dulo, guys, ano yun? Ito to. Paano ko ba mapapakita sa inyo? Boots yan na ano, hush puppies. Hindi ko na ilalabas, guys, pero hindi ko siya masyadong ginagamit. That's why kaya nakaganyan. Ayan. Tapos, nakalagay dito sa ibabaw nito, itong Winnie the Pooh na slippers. Ayan. Regalo sa akin yan. Galing ng Japan. Hindi ko sinusuot. Kasi nanginayang ako kasi favorite ko si Winnie the Pooh. Ayan. Ayan, guys. So, dito sa top, pinaka-top ng shoe rack namin, akin lahat yan. Akin yan. Tapos, dito tayo sa, itong shoe rack pala namin, guys, gawa ni Monto. Siya lang ang naglagay niyan. Yan. Talagang, ang intention talaga namin, kaya nilagay yan is, lalagyanan nga namin ng shoes. So, this side, on this section naman, hindi ko na isa-isahin, pero, kilian lahat yan. Kilian yan. Ayan, yung may mga name yan, lahat. Ayan, o. Oh. Ipapakita ko sa inyo, guys, ha. Meron din si Lian. So, ito yung, guys, okay, Lian. Limited edition Star Wars na superstar. Ayan. Sa Hong Kong namin to binili nung pumunta kami. The last time na nagpunta kami dun. Ayan. Ang ganda, diba, guys? Hindi niya masyado ginagamit to. Kasi nga, ay, sorry. Kasi nga, medyo iniingatan niya. Tapos, guys, pakita ko din sa inyo, meron din siya nung kaparehas nung akin, but mas smaller size, kasi mas malaki pa ako sa kanya. Meron din siyang camouflage na superstar. So, on this section, ito yung boots ni Ate Lian na Doc Martens. Kaya Ate Lian yan. Tapos, kaya nakalagay dyan, guys, hindi kakasya dito. Kaya nandyan pa siya. Ayan, tapos kay Ate Lian din yan, yung Vans niya na rubber shoes. Tapos, ito I'm sure kay Ate Nikki to. Yung mga may heels niya na sapatos pag may mga special event. Tapos, ito rin si Ate Nikki, kay Ate Nikki to. Parehas kami na meron din siya nung limited edition na Stan Smith. Yung may doodle, ayan. Parehas kami. Iba lang, mas maliit lang yung size. Tapos, lahat ng section dito kay Ate Nikki. Tapos, ayun yung mga school shoes nila. Ayan. Tapos, ito yung, halimbawa, pang maghahatid lang ako sa morning, ito, powder to eh, powder. Ayan, na topsider. Tapos, yung mga slippers na spare. Ayan. So, on this section naman, guys, this is my shoes. Sapatos ko lahat yan. So, ayan. Isa-isayin ko pa ba? Papakita ko pa ba sa inyo isa-isa? Medyo mahirap, pero yun nga, ang ginagawa ko is first, sa label nilalagyan ko ng name. Ayan, name ko. Tapos kung anong tatak ng sapatos at kung anong style. So, this one is powder na topsider blue and red. So, let's check kung tama nga ang nakalagay. Ayan. So, ayan, guys. Tapos, ito naman yung, sa akin ulit, Carrie's, tapos Converse na cream. Tapos, on this side is Clark's na shoes, and then brown na Dal shoes. Ayan. Ito, guys, binili ko to sa Hong Kong. Kasi sale siya. Alam nyo naman ang Clark's, di ba, guys, ang mahal-mahal kaya ng sapatos sa Clark's. So, ayan, ito yun. Ayan, guys. Ayan, yung Dal shoes. Tapos, ang ganda ng, ano, ng sole niya, oh. Ayan, guys, hindi ako nag sa sandals, pero ganyan, Dal shoes, nagda-Dal shoes ako. Tapos, ayan, hush puppies na brown. Akin ulit yan. Then, Converse na red, high cut. Teka. Ayan. Tapos, ear sole na gold. Tapos, topsider siya.
Tapos, this one is Reebok na block na for running shoes. And then, this one is Adidas na Oreo. Yung pang running din ulit. Tapos, sa baba, guys. Ayan, I will be showing sa baba. This one is a Primadonna na black formal shoes. Hindi naman formal, pero considered siya as formal. Ayan, black. Tapos, pink yung sole niya. Tapos, Hush Puppies na boots. Meron pa ako isa dyan. Tapos, ito yung Victor ko na rubber shoes, pang-badminton ko. Tapos, meron din akong Converse na camouflage. Tapos, high heels. Meron ako for may events. Red. Tapos, meron din akong high-heeled na brown. Brown and red. So, ayan. Itong, guys, wala pa yung tatak na nilalagay. But, I bought this sa, ano, sa Payless. Yung bilihan ng mga shoes. Ayan, o. Para siyang flats lang. Ayan. Na dal shoes. Ayan. Anong tatak nito? Lower East Side. Para nabili ko lang yata siya ng 1,000 pesos. Parang ganun. Ayan. Ayan. Hindi ko pa nalalagyan ng label. Kasi bagong bili pa lang siya. Siguro pag nagkaroon ako ng time, maybe siguro tatanggalin ko na to. Tapos lalagyan ko na lang ng picture ng shoes. Para mas madaling makita kung ano laman. Ayan. Yun lang ang problem kasi hindi mo masyadong aninag kung ano yung laman ng mga sapat nung lalagyanan. Kaya nilagyan ko pa ng label. But ito rin kasi yung kakasya dito. Ito lang din kasi yung space na meron ako for my lalagyanan ng mga shoes. So, ayan. Tapos, guys, dito sa section na to, mga sapatos ni Tia, ay ni Tay at saka ni Kim lang yan. Lahat yan. Kay Tay at saka kay Kim. Ayan. So, from here, magsa-start from here, kay Tay na lahat yan. Ayan. Kay Tay na lahat. Tapos, from here naman sa pink, kay Kim. Ayan, kay Kim lahat yan. So, they have, ang totoo, puro Adidas ang mga sapatos nila. Sa, saan pa tayo start? Kay Ate Tay. Yan, Adidas na blue yung label sa likod. Stan Smith. Tapos, meron din siyang Converse. Kay Ate Tay ito, guys, ha. Ayan, may Converse siya. Para siyang light blue. Tapos, ito din, Superstar. Light blue din. Ayan. Mahilig kasi si Ate Tay sa blue. Tapos ito, Stan Smith na color blue. Tapos, meron din siyang Stan Smith na red yung label sa likod. Ayan. Tapos kay Ate Kim, may Adidas siya na rubber shoes. Tapos meron kami yung parehas kami yung may doodle. Ayan. Ayan, meron din siya. Adidas din, Stan Smith. This one is Converse. Color pink. Ayan. Tapos may star-star. Ay, star-star. Heart-heart. Tapos, ito, Converse din. Pero, padala galing sa States. Ayan. Tapos, ito, Adidas din na white. All white. Rubber shoes. Bounce. Ah, guys, yung akin pala, Bounce din pala pangalan nun. Yung green. Tapos, ito yung magkaiba yung color. Ayan. White din. Tapos, sa pinaka-top, guys, kasi nga, wala na akong lalagyanan. Ito yung katerno nung wallet ko. Customized siya, guys. Pinagawa ko. Ayan. From Niqua. Ayan. Ay, ano ba tawag? Oxford shoes. Ayan. Ayan, from Niqua to. Ako namili ng kulay na gagawin, pati yung sole, yung ilalim niya. Parang rubber shoes nga eh, sa sobrang lambot. Pero totoong leather to, guys, ha. 100% leather to. Ayan. Nagko-customize sila. So, ayan, ayan. Binagamit ko pag mag-church, ayan. Minsan kahit nakamaong ka, ganyan. Ayan, sinusuot ko yan. So, ayun guys, i-summarize natin ulit lahat yung kung paano ko in-organize yung mga sapatos namin, ha. Number one, for me, ha, ang tingin ko lang, give every person in your house na designated place kung saan nila dapat ilagay yung sapatos nila. Example is
is this, yung itong section na to kay Ate Nikki, itong section na to kay mixed to kay Ate Lian or kay Ate Nikki, tapos ayun, tapos yung sa akin yung sa ayun, sa taas kay Ate Lian lahat 'yan. Ayun. Kasi sa pinakatuktok, ayan, sa akin lahat 'yon. So para alam nila kung saan nila ilalagay yung mga sapatos nila. And then second, yun, kung meron budget onte, guys, laanan nyo ng lalagyan talaga. Pero kung ako tatanungin nyo kung from this one, kung ito to yung ganyan, yung may takip, or yung nasa taas, yung ganun lang, ipu-pull out mo lang, mas maganda yung ayun, yung sa taas. Ayun. Kasi, mas, hindi mo na kailangan mag-label, at saka, kita mo kagad kung ano yung, ano, kung ano kagad yung laman na sapatos. Hindi ka na mahirapan maghanap. Kaya lang naman din kasi guys na ganyan yung binili ko kasi yan yung una kong nakita. Hindi ko pa alam yung dating yung mas malaki. Kaya lang nga, pag yung mas malaki ang nilagay ko dito, mas malaking space yung kinukuha niya. So, kaya okay na rin yung ganito. Tapos kung may ganito kayong lalagyan at yun nga, para madali nyo rin matandaan kasi hindi nyo naman din masisilip kung ano yung laman ng loob. Ang gawin nyo na lang, labelan nyo na lang. Tapos, ayun, tulad ng ginawa ko, nilagyan ko siya ng label. First, yung name nung may-ari ng sapatos. And then, kung saan gawa. Kung sino, saan gawa. Kung ano yung tatak ng sapatos. And then, kung ano yung style. Ganon palagi. Name, tatak ng sapatos, and then style. So, yun. Ganon yung ginawa ko. Tapos, dapat yung lalagyanan nyo ng sapatos, kahit ganito, dapat talaga guys, may butas ha. Ayan. Para nagsi-circulate yung air. Para hindi mag-amag. Tapos, number 3 guys, make it a habit na kahit hindi naman marumi yung mga sapatos nyo, pero minsan i-check nyo din ha. Halimbawa, mag-declutter kayo ng mga sapatos nyo, ng mga sapatos ng mga anak nyo, kasi mas dun nyo makikita na kung alin dun yung mga hindi nyo na nagagamit sa nagagamit nyo pa, na kung kailangan nyo na bang i-let go or kailangan nyo pa bang itabi, yung pwede pa bang mapakinabangan. So, yung katulad ako, eto, guys, hindi ko pa nile-let go to. Pero, ang dami ko na sapatos na naipamigay sa yung mga pinagliitan ng mga bata. But, itong section na to, kasi medyo hindi ko pa pinamimigay kasi pwede pa siya kay Kim doon sa bunso namin. So, standby lang siya dyan. Kaya, wala rin lalagyan. Kasi, yun nga, iti-check ko pa kung kakasya pa yan kay Kim or hindi na. Pag hindi na, talagang ile-let go ko na yan. Kasi minsan tayo ganun eh, no? Sayang to, baka magamit pa. Pero alam nyo, nasisira lang siya na hindi naman nagagamit. So, better na lang na ipamigay mo na lang, may makikinabang pang iba at mas matutuwa pa sila dahil meron silang sapatos na nagagamit. Tama ba, guys? So, ayun, I hope sana kahit papaano nakatulong sa inyo yung ideas or tips na na-share ko sa inyo kung paano nyo i-organize yung mga shoes nyo, pati ng mga bagets nyo or ng husband nyo. Para maayos tignan at saka mas ano nga ba yung tawag doon, para mas maayos yung galaw nila whenever halimbawa example yung pag morning yung in chaos lahat kapag kayong papasok sa school, di ba, parang ang hirap ng ang gulo-gulo, kaya minsan nagiging ganon yung papala, guys. Napansin nyo ba yung halimbawa pag kukuha kayo ng sapatos tapos hindi naka-organize, yung patong-patong lang siya, or yung asan ba yung sapatos kung ganito? Tapos makikita mo na sa dulo or hahatakin mo lang, dinagulo na lahat yung iba. Alam niyo yun, kaya talagang dapat meron siyang lalagyan and meron talaga siyang designated na lalagyan. At saka kung saan mo ilalagay kasi nga para hindi magulo. And magre-reflect lahat yun kung kapag na-organize yung mga sapatos, kung ikaw, halimbawa ako as a mom, na-organize ko siya, susundan lang nila yung pattern na gano'n eh, ng mga anak nyo. So, they will know kung saan nila ilalagay. Kasi may label naman. At meron silang space na para sa kanila talaga. For their shoes. So, ayun. I hope talaga, guys, nakatulong sa inyo to. To the people who subscribe to our channel, thank you ng marami. I really appreciate it. And huwag po sana kayong magsasawa na manood, na tumawa, na samahan kami sa journey namin as a family. And I hope everybody is safe. I hope everybody is okay. So, papaalam na ako. Thank you ulit, everybody. Have a nice day, everyone. God bless. Bye!